There is a God in law. Reina na langit at lupa, ipanalangin mo kami. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga rin po, Father. Tayo po ngayon ay nagdiriwa o ginugunita natin ang mahal na inang Birheng Maria, Ina ng Simbahan. Inilalaan po ng simbahan ang araw na ito, Lunes, kasunod ng Pentecostes kahapon. Para sa ganun po ay taimtim nating pagnilayan at gunitain ang titulo ng mahal na inang si Birheng Maria bilang Ina ng Simbahan. Naging ina ang Birheng Maria dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, habag at awa ng Panginoong Hesus sa kanya na ipinagkatiwala ang kanyang mahal na ina at si Apostol San Juan sa pangangalaga ng isa't isa habang si Hesus ay nakabayubay sa krus. At sa sandaling yaon, si Juan ay kumakatawan sa simbahan. Mga kapatid, ang mga salita ni Jesus na mga salitang para sa lahat, ang mga salitang binitiwan ni Jesus habang nakabayubay sa krus ay ganung ding mga salita ang iniiwan sa lahat sa atin na mga Kristiyano na bumubuo ng simbahang itinatag mismo ng Panginoong Jesus. Sa araw na ito, idalangin natin sa Diyos ang ating mga natatanging intensyon ng pasasalamat at mga intensyong ipinagkatiwala sa atin ng ating kapwa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusug at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging berheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit
Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eba ang itatawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ituro ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, suma sa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mering Mariyang mapalad, dapat magpuri ang lahat. Sa'yo at sa'yong anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Po, Father. Ngayon nga pong araw na ito ay ang paggunita natin sa Mahal na Birheng Maria bilang ina ng sambayanan. Matapos ang Pentecostes kahapon, no, ay ipinagdiriwan naman natin ngayong araw si Maria bilang ina ng simbahan. Bakit kaya ipinagdiriwang natin ang paggunitang ito para sa ating mahal na ina?
Ang natatanging presensya po ni Maria ay napakahalaga sa pagsisilang sa ating minamahal na inang simbahan. Narinig po natin sa ating unang pagbasa na ang Birheng Maria ay kasakasama ng mga babae at mga alagad na hinihintay ang ipinapangako ng Panginoong Hesus na Espiritu Santo. Kung tutuusin po ay 9 araw ang kanilang ginawang paghihintay at naroon na si Maria nung ipagkaloob ni Hesus para sa lahat, kabilang ang lahat ng mga Kristiyano na andoon, no? Nakabayubay si Hesus sa krus nang sa ganay upang inihahabilin niya sa unang itinuturing na simbolo ng simbahan, si Juan, inihabilin ni Maria o ni Jesus ang kanyang ina kay Juan bilang maging anak niya. Inihabilin ito ang iyong ina. At sa kanyang alagad, hinabili ni Jesus, ito naman ang iyong magiging ina. Minsan mahirap maunawaan, subalit ganun ang kalakasan ng loob ng alagad na itong si Juan upang mapanatili at mahintay o hintayin yung pangako na matupad ng kanyang anak na si Jesus. Totoo, inihabili ni Jesus tayong lahat, hindi lamang kay Juan, kundi sa kanyang mahal na inang si Birheng Maria. Mga kapatid, ang natatanging presensya ni Maria mula noon hanggang sa mga panahong ito, sa mga paghihintay natin sa ating mga buhay, pagharap sa anumang klaseng pagsubok at mga suliranin, ay nagpapatatag po sa ating lahat sa pananalig natin kay Jesus. Ang ating mahal na Birheng Maria ang nag-aakay patungo sa tuwid na daan na dapat nating tinatahak sa araw-araw, sapagkat nauna niyang napagdaanan ang lahat ng ito noong siya'y tinanong ng Diyos upang maging ina ng kanyang anak, ang ating Mesiyas na Jesus, na si Jesus. Totoo, napakaraming pinagdaanan ng ating mahal na ina upang gampanan at tupdin ang kagustuhan ng Diyos na mangyari. At yon ay kasama tayo doon dahil isinilang ni Maria ang siyang nagligtas sa mga kasalanan natin na walang iba kundi si Jesus. Kaya napakaraming pinagdaanan ng mahal na Birheng Maria. At yan din ang tinuturo sa atin ng ating mahal na ina, na anuman ang pinagdaraan at pagsubok sa ating mga buhay ay mapagdadaanan at malalampasan din natin. Hanggang sa mga oras na ito, mga kapatid, naririto ang mahal na Birheng Maria tulad noong kasama ng mga alagad upang tayo'y kanyang pagsamasamahin, upang tayong lahat gayon ay pagbuklod-buklodin, nang sa ganoon, patuloy tayong manalig at magtiwala kay Jesus sa gitna na walang katiyakang mga pangyayari na mangyayari sa ating mga buhay. Mga kapatid, aminin man natin o hindi, madali pa rin tayong mainip sa mga pangako na ibinibigay sa atin ni Jesus. Gusto natin sa ating mga panalangin, sa ating mga petisyon, gawin nating instant. Parang lahat ng bagay na gusto nating makuha ay mabilisan. Ganyan ang mga isipin, ganyan ang mga attitude ng marami sa atin. Na kapag lumapit ka agad sa Diyos, gustong may pagkaloob ka agad ng kanilang mga hinihiling. Ay di ba sa mga buhay natin ngayon,
Halos lahat di remote control na. Halos lahat, kahit ang pagkain, kahit hindi ka na lumabas at may nagustuhan ka, basta may pera ka, tatawag ka na lang magpa-Grab o di kay Foodpanda. Mabilisan. At ganyan din ang isipin at damdamin ng marami sa atin na kapag nananalangin, nagdarasal, gusto instant kaagad. Ang gusto mabilisan. Ilan ba sa atin ang kaagad nagtatampo? Minsan nagagalit pa. Minsan tumatalikod pa. Kapag hindi kaagad na ibibigay ng Diyos ang kahilingan natin. Ilan sa atin na may pag-uugali na kapag natanggap na ang mga hinihiling ay hindi na nakababalik upang magpasalamat sa anumang natatanggap. My dear friends, hindi ba natin nare-recognize at na-appreciate ang araw-araw na blessing, ang araw-araw na pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa atin, na sa bawat paggising natin, na sa bawat pagmulat ng ating mga mata, nakakasama pa rin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang mga tao na kahit tayo sinisiraan, ang mga tao na kahit galit sa atin, ay nakikita pa rin natin. Hindi ba yung sapat ng ipagpasalamat at malaking biyaya ng Diyos ang buhay? Dahil ang marami sa atin, hinahanap palagi ang mga panandali ang makapagsapapasaya sa kani-kanilang mga buhay. Mga ibinibigay ng mundong ito na puro panandalian lamang. So my dear friends, sa tuwing-tuwing dapat tayo, sa araw-araw, ay magkaroon tayo ng bit-bit na panalangin dahil alam natin na ang pangako ni Jesus sa atin ay mangyayari sa kanyang kalooban at kaganapan. Kasabay ang paniniwalang matutupad ang lahat ng ito. Gaano man katagal ang ating hinihintay sa ating mga idinudulog, sa ating mga hinihiling, merong kaloob ang Diyos ayon sa kanyang oras at panahon. May pangako ang Diyos at ito'y kanyang tutup din. So my dear friends, sa araw na ito, sa pagunita natin sa mahal na ina, bilang ina ng simbahan, tulad ni Maria, na ang paniniwala sa Diyos ang siyang magdadala sa kanya ng isang bunga na hindi inaasahan. Ganun din, tayong lahat umaasa sa kadakilaan at kalooban ng Diyos na ipagkakamit tayo ng anuman ang ating mga naisin. Hintayin lang natin, huwag tayong mainip sa kapag ibinigay ng Diyos ang mga inilalapit natin sa Kanya, higit pa sa ating mga inaasahan. Sa araw na ito, mga kapatid, hilingin natin kay Inang Maria na magkaroon tayo ng isang pananampalatayang tulad ng sa Kanya. Isang karunungang nagmula sa Espiritu Santo na makahulugan at madaling maunawaan ang mga pangako ng Diyos na magdadala sa atin sa kasaganaan sa lahat ng bagay. Sapagkat katulad ng mahal na ina, matiisin, matyaga, at mapakumbaba. Kung ano ang ipagkaloob sa atin ng Diyos, tanggapin natin ang buong buo at matuto tayong maipagpasalamat ito ng buong puso. May plano ang Diyos, kaiba sa plano natin sa ating mga sarili. Hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos na sa tulong na mahal na ina ay gagabayan tayo at ibibigay ang nararapat. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
tinapoy at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa'yo. Dumamit sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang pagahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ginugunita namin ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng simbahan, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ng itatupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitasan, pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mangmapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin, nakagaling na utos sa turo de Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na mapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Maria sa puso ni Numan. Ika'y talo ng kalangitan, ningning mo'y walang pagmamaliw, inang sinta, inang tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ay pagtulad namin sa Kanya, magpagindapat naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin ilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiska ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Putatlo ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ikalima, sa darating na May 25 ay pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio. May misa, triduo at healing liturgy sa ikalima ng hapon ng May 22, 23 at 24. Ang misa konselebrada sa May 25 ay sa ganap na ikasyam ng umaga na susundan ng liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang mapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin.
upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang umaga po at mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat po.